Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, sa pahina 48 ay mababasa ang ganito. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. At ipinahayag pa ng paring Katoliko na hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, abangan po ninyo ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay tungkol sa isang napakahalagang paksang ito. Dito po sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na wala po kaming ibang hangad kundi ang makatulong po sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Isa pong malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika at ng mga sektang Protestante ay ang tinatawag na inkarnasyon. Ang doktrina na ang Panginoong Hesukristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nila, mga kaibigan, bilang batayan, ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman ng mga talatang nabanggit at pag-aralan po natin. Ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, ayon po sa mga nagtataguyod ng aral na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang berbo raw na binanggit ni Apostol Juan ay si Kristo na umiiral na raw noon pa kasama ng Panginoong Diyos. Ano po ang malaking kamalian ng interpretasyon po nilang ito? Lilitaw po, mga kaibigan, na dalawa na ang Diyos. Isang Diyos, ang berbo, na sumasa Diyos pa. Labag na po yan sa aral ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos. Puntahan po natin ang patotoo ni Apostol Juan mismo. Ang mga isinulat ba niya tulad ng nasa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14 ay upang ituro o patunayan na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos o Diyos na nagkatawang tao? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa dito po sa Juan sa 20 mga talatang 30 hanggang 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para iturong ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, kundi upang ang tao'y sumampalataya na ang Panginoong Jesus ang siyang Kristo. Talagang sa panahon po ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa,
ang isyong pinagtatalunan ng mga tao noon ay kung ang Panginoong Hesus ba ang Kristo, hindi kung ang Panginoong Hesus ba ay Diyos o hindi. Maliwanag po sa mga Hudyo, kapwa mga alagad ng Panginoong Hesukristo o hindi, gaya ng mga kumalaban sa Kanya. Halimbawa po, ang mga Pariseo. At kahit man ang mga Samaritano, alam po nila, mga kaibigan, na iisa lamang ang tunay na Diyos. At iyon ay hindi po ang Panginoong Hesukristo, kundi po ang Ama lamang. Ang katunayan po niyan, mababasa po natin dito po sa Juan. Pakinggan po ninyo, ang 8:13, babasahin din po natin ang mga talatang 41 hanggang 42. Pakinggan po ninyo. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugon niya ako." At sa Juan 4:7, sa mga talatang 20 at 21 pa, ay ganito din ang ating mababasa. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito sa Jerusalem." Mga kaibigan, ang mga alagad po ng Panginoong Hesukristo, ang Ama rin ang kinikilala nilang Diyos, hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ay mababasa natin dito pa rin po sa aklat ng Juan 20 sa talatang 17. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Mga kaibigan, maliwanag na sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo na ang kinikilalang Diyos ng kanyang mga alagad ay ang kanyang Diyos at kanyang Ama. Hindi po ang Panginoong Hesukristo. Ang katunayan, ang sabi niya, "Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Hindi po sinabi ng Panginoong Hesukristo na aakyat na ang inyong Diyos. Mga kaibigan, gaya po ng ipinahayag namin sa unahan ng ginagawa po nating pagtalakay, sa panahon po ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ang isyu po na pinagtatalunan ng mga tao noon ay kung ang Panginoong Hesus ba ang Kristo. Ito po mismo ang pinatunayan ni Apostol Juan sa Kapitulo 20, mga talatang 30 hanggang 31. Ano-ano po ba ang mga katunayan nito sa Ebanghelyo? Pakinggan po ninyo. Dito pa rin po sa Juan, sa 7 sa talatang 41, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. "Datapwat sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya at kanilang sinasabi, pagparito ng Kristo ay gagawa pabaga siya ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapwat sinasabi ng ilan, ano sa Galilea baga manggagaling ang Kristo?" Mga giliw po naming mga tagasubaybay, ito po ay isa sa mga tagpo na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangaral sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. Marami po ang sumampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay ang Kristo. Ngunit ang iba po ay tumanggi na kilalanin siya bilang Kristo. Kaya nga po ang pahayag po nila, mga kaibigan, ano sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Sa iba pong pagkakataon, samantalang naglalakad sa portico ni Solomon ang ating Panginoong Hesus, ganito ang sinabi sa kanya ng mga Hudyo.
Pakinggan po ninyo. Babasahin po natin dito pa rin po sa aklat ng Juan sa 10:24. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, "Hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin." Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maging ang mga Samaritano, ito rin ang isyo sa kanila kung sino ang Kristo. Ang katunayan, ganito pong ating mababasa dito po sa Juan pa rin, sa 4:25, babasahin din po natin ang talatang 29. Sinabi sa kanya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo." Mga kaibigan, ito po ang pangyayari. Noong patungong Galilea ang Panginoong Hesukristo at kailangan niyang dumaan sa bayan ng Samaria kung saan nagpahinga siya sa tabi ng isang balon at humingi ng tubig na maiinom sa isang babaeng Samaritana. Samantalang kausap ng babae ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo." At makaraang sabihin ng Panginoong Hesukristo sa babae ang mga bagay na kanyang ginawa, nagtungo po ang babae sa bayan at sinabi sa mga mamamayan roon, "Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo?" Hindi po ba't napakaliwanag, mga kaibigan, na sa mga talatang sinitas natin na talagang ang ebanghelyong isinulat ni Apostol Juan ay upang patunayan na ang Panginoong Hesus ang Kristo. Kaya hindi po ang itinuro ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14, ay ang doktrina ngayon ng Iglesia Katolika Romana at mga Protestante tungkol sa tinatawag po nilang inkarnasyon. Mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Magbabalik po kami. Welcome back po sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at ng mga sektang Protestante na tinatawag na inkarnasyon, ang doktrina na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nilang batayan ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Maliwanag po sa unang bahagi ng ginawa nating pagtalakay na ang pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para ituro ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, kundi upang ang tao'y sumampalataya na ang Panginoong Hesus ang siyang Kristo. Narito pa po ang isang tagpo na nagpapatunay na ang isyo sa panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo sa lupa ay kung sino ang Kristo sa Mateo 16:13-17. Nang dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Mga kaibigan, malinaw na malinaw po sa mga talatang binasa natin. Tinanong ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ayon sa mga apostol, sabi ng ilan, siya si Juan Bautista. Anang iba naman, siya si Elias at iba't iba pa. Nang itanong po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Ang sumagot po niyan ay si Apostol Pedro. Ang sabi niya, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay."
Ano po ang tugon sa kanya ng Panginoong Hesukristo? Sinabi po ba ng Panginoong Hesukristo, "Mali ka, Pedro. Ako ang Diyos." Eh aba, hindi po. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit." Ayon po mismo sa Panginoong Hesus, katotohanan ang isinagot sa kanya ni Apostol Pedro. Alin po ang katotohanan tinukoy ng Panginoong Hesukristo? Ang isinagot sa kanya ni Pedro na, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mga kaibigan, pag-usapan naman po natin at pagtuunan ng pansin, ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ano ang inaamin nila tungkol sa kanilang doktrinang ito? Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, na makikita po ninyo sa inyong mga television screen, sa pahina 48 ay ganito po ang ating mababasa. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Narinig po ba ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Aminado po ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at ng doktrina ng inkarnasyon na walang gayong isipan ang mga unang Kristiyano. Aminado rin ang mga nagtuturo ng doktrina ng inkarnasyon at pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo na ang isipang tinaglay ng mga unang Kristiyano tungkol kay Kristo ay siya'y isang taong binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa gayumparing aklat sa pahina 48. Ang kaisipan ng mga unang Kristiyano tungkol kay Jesus ay siya'y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, kaya naman nakapagpahayag ng ganito ang isang paring Katoliko, si Jesus Sevilla, sa kanyang aklat na pinamagatang ang Kabanal-Banalang Isang Tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32, ganito po ang kanyang sinasabi. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, sa marami na pong pagkakataon ay tinalakay na sa himpilang ito na ang doktrina sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana pagkatapos po ng panahon ng mga apostol simula ng kaagahan ng ikalawang siglo at ginawa pong isang opisyal na doktrina ng Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicaea noong 325 AD. Wala pong kinalaman ng mga apostol. Wala rin pong kinalaman ng Biblia sa mga maling aral na yan. Mga ginigiliw po naming mga kaibigan, nawa ay mabigyang daan po ninyo sa inyong mga puso ang mga katotohanang inilahad namin sa inyo upang makasama namin kayo sa loob ng iglesyang ito na naglilingkod sa inyo, ang Iglesia ni Kristo, na nagtataguyod ng mga aral ng katotohanang ikaliligtas ng tao, gaya po ng tunay na pananampalataya ukol sa tunay na Diyos. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo." Ang isa po sa mga katotohanang maghahatid sa tao sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ang makilala na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Ito po ang naunawaan ni kapatid na Peter Salinas na sa maagang gulang na 22 ay naging pastor na siya sa Methodist Church
nang maunawaan niya ang iisang tunay na Diyos na siyang itinuturo ng Iglesia ni Kristo, ay nagpasya siyang iwan ang kanyang dating relihiyon at ngayon ay isang masiglang kaanib na sa Iglesia ni Kristo. Narito po siya, panoorin po natin. Tumagal ako sa pagpapastor ng kulang-kulang 40 taon na kasi ibinaba sa amin na yun napakasagradong pagkatawag. The highest calling is to become a pastor or a minister of Jesus Christ. Bata pa kami, bata pa ako, dinadala kami palagi doon sa simbahan. Kaya itinuturo sa amin na si Kristo ay Diyos. Pero sa akin, sagi lang yun. Hanggang sa nagkaedad na ako, nagkakamalay na ako, nagkakaroon na ako ng gustong gulang, daladala ko yung ganong pananampalataya na si Kristo ay siya yung Diyos. At mayroon pa nga kaming dagdag aral o pangunahing aral, hindi dagdag, pangunahing aral na si Kristo at ang Ama ay magkapantay lang. So ganun po yun. Kaya ganun katindi ang aming paniniwala, aking paniniwala kay Kristo na siya ho ay Diyos talaga, tunay. Ang mga talata po na pinakabasihan namin ay una yung Juan 1, mula talatang 1 hanggang 4, hanggang talunta sa 14. Nung ako'y nagpastor, edad ko 23, so nga mga ganung panahon. Nga 1980, mayroon akong nakausap, katabi lang kasi namin yung bahay ng iglesia, kaanib sa iglesia, matanda na siguro 80 anyos. At napag-usapan namin yung patungkol sa reliyon at pagka-Diyos ni Kristo. Ang sabi ng matandang kaanib diakono, mamatay ako na ang paniniwala ko ay si Kristo ay hindi Diyos. Pagtanto ko, na bakit kaya ganun ipinaglalaban niya na si Kristo tao? Kaya ang tingin namin sa kabuuan, na bagamat nga wala naman akong mga sinasabing masama tungkol sa iglesia dahil wala naman akong alam, ang ibinaba lang sa amin na ang iglesia ay layuan ninyo sapagkat yan ay mga antikristo, walang kaligtasan dyan. Layuan ninyo yan. Naglalakbay ako ng mahaba pang panahon at patuloy sa pinangawa ko kong aral na ibinaba lang din namin sa amin sa naunang mga matandang guro namin sa Biblia na kung tawagin namin ay mga Doctor of Divinity, mga theologians. Bagamat ako'y isa lang kasi ang imahin o forma, pero iba-ibang sekta at denomination, doon ako, palipat-lipat ako. Mula doon sa kung tawagin Pentecostal movement, nauwi ako doon sa iba-iba pang mga sekta. Pero isa lang ang sistema halos eh. Trinity, sa pagsamba, halos ganun lang din ang forma. Pero yun ang pinagtataka ko rin at yung mga heads ko, na kung bakit hindi ako mapermi. Palibhasa, ang hanap buhay namin ay pizza maker kami. Yung isang iglesyang kapatid natin na teacher, higit kumulang 2 taon niya akong palaging pinalalanan, tay. Magsorry po kayo, bibili ako pa sugo. Salamat sa Diyos na mula noong pinulakan ko yung panyaya ng nag-akay sa akin, ay tuloy-tuloy na po yun. Yung hinahanap kong kayamanan, nasumpungan ko na po. 4 years of being an Iglesia ni Cristo, I am so proud na dito ako binuo ng Diyos, dito ako binigyan ng tunay na kaunawaan ng kaligtasan at higit sa lahat. Tuwing ako'y nananalangin, binabangkit ko, salamat Ama, natumbok na kita at naawa ka sa akin na ikaw lang pala talaga yung nag-iisang Diyos. Wala nang lipatang mangyayari. Bilin man ninyo ang aking panampalataya, walang kabayaran yun. Permin ako dito sa iglesia habang ako'y nabubuhay, kaming mag-asabong pamilya ko na iglesia, pinangako namin sa Ama, sa biyaya at habag at awa ng Ama, dito na kami abutan ng aming kamatayan. Mga kaibigan, isa lamang po si kapatid na Peter Salinas sa napakarami na pong mga dating tagapangaral sa iba't ibang relihiyon ang nagpasyang umanib sa Iglesia ni Kristo. Sana po sa ginawa po naming pagtalakay ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo
at makagawa rin po kayo ng isang matibay na pagpapasya na umanib sa Iglesia ni Cristo, tanggapin ang mga aral ng katotohanan alang-alang po sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Muli po, salamat sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.